ako yung tumatakas kay Andy. Ako yung humihiram kay Andy, kay Tito J. Pag may family gathering ng mga Eggenmans, I would step up and represent na pag hiramin ko si Andy. And Tito J knows about that. That's why yung closest namin ni Tito J, go back years. Para sa kanya, parang ako yung tumayong. Ngayon nga, nakatakdang ilibing si Nanay Jacqueline at ihahatid na siya sa huling hantungan. Inassure ni Kuya Gabby Eigenman na siya na ang bahala kay Andy. At nagpapasalamat din siya kay Philmar sa mga huling sandaling ito, hindi niya pa rin pinababayaan si Andy. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Simula mga bata pa, sina Andy at Kuya Gabby niya ay nariyan siya palagi para kay Andy, para tumayong parang isang father figure sa nakababatang kapatid. Kaya naman ngayon, wala na si Nanay Jacqueline, andyan ang Kuya Gabby para alalayan at may masandalan si Andy anytime na kailangan ng isang sandigan at maging lakas niya. Mula nga sa isang interview, ikinuwento ni Kuya Gabby ang mga fond memories nila ni Andy at ni Nanay Jacqueline na hindi niya malilimutan noong Andy nabubuhay pa ito. Kasi di ba nung nag-iwalay sila ni Daddy, away bate. Alam na open na open book na. Ako yung tumatakas kay Andy. Ako yung humihiram kay Andy, kay Tito J. Pag may family gathering ng mga Eggenmans, I would step up and represent na pag hiramin ko si Andy. And Tito J knows about that. That's why yung closest namin ni Tito J, go back years. Para sa kanya, parang ako yung tumayong, not that I was replacing my dad, no. Mm-hmm. Big brother. Kuya eh. Pinaka-kuya. So, isa sa mga una kong sweldo sa nung nagsistart pala ako sa showbiz, I took Andy to go shopping, bought her toys. Yung mga simpleng, it might sound unfair to my other siblings, mm-hmm. pero hindi naman kasi, of course, I had Ira. I mean, mm-hmm. yung same kami ng mom. We're definitely, syempre close talaga kami. We grew up together. Tapos si Timmy and si Max, nung bata kami, we sleep dun sa bahay nila, nung sila pa ni Tita Bing, ng daddy ko. So, close naman kaming lahat, but mas nakapapansin ng iba kasi mas parang hands-on ako at overprotective kay Andy. So, yun nga, it's because mas naging ano si Tita Jane kay Andy. Yung talagang yun ang makikita mong single mom talaga. Yes. I'm not saying that dad wasn't supportive, but hindi sila okay mga panahon na yun. So I was the one who was shielding every negative ano na para hindi sila mag-away. Ako yes. yung laging panagahan nilang dalawa. Yeah. Ako yung nasa, yung ako nang to, ako nang bahala dito. Okay. So, yeah, kaya maano ako sa... Nababalas. And Tita Jane would proudly say it out loud. She was very expressive about it. How much she loves me. Mm-hmm. Eh, ganun din naman ako. Di ba sa mga press con nga minsan? Oh, in-mention ka talaga. Oo. Oh, so, natutuwa naman ako because hindi ko naman ginagawa to kasi kailangan kong pa-impress kay Tita. Hindi, it's... innate. Lahat naman magkakapatid ko. Pag may problema kayo, just call me. Nasabi rin dito ni Gabby Eigenman ang unang pangyayari kung paano niya inabsorb ang katotohanan na wala na si Nanay Jacqueline at kung paano nasabi kay Andy nang matagpuan si Nanay Jacqueline sa kanyang bahay. Nag-iisa at walang kamalay-malay. Habang si Andy ng mga panahong ito ay nasa Siargao pa rin at nag-iiyak nga at wala nga magawa. Kaya naman pinayuhan siya ng kanyang Kuya Gabby kung ano ang una niyang gagawin sa mga oras na yun. Paano mo inabsorb yung news? Who told you? Oh, Andy. I found out through Andy. It was... I don't want to go into details, pero when Andy called me, yun nga, she was crying. So,
yeah, the rest was history. I went straight to their house. So yeah, that's how it went about. That's how everything happened. Sabi ko kay Andy, kasi since she was in Siargao, sabi ko, mag-ano ka muna dyan. Book a flight, earliest flight or whatever. Pero huwag mo munang problema, huwag mo munang isipin. Kumalma, I'm sure everyone would probably start to call you, to ask questions kung ano nangyari talaga. Ano ka muna yung... That's why, ano naman. Nagpapasalamat din at natutuwa nga itong si Kuya Gabby kay Philmar. Kahit papaano ay natutulungan ito si Auntie, lalo na ngayon na iba na ang kanilang buhay sa isla ng Siargao, malayo sa kanila, malayo sa pamilya Eigenman. Marami palang pinaplano itong si Andy para sa kanyang nanay Jacqueline, na ngayon nga ay hindi na matutupad dahil iniwan na sila nito. Plano pala ni Andy na dalhin ang nanay niya sa isla ng Siargao at doon na magsama-sama. Natutuwa naman ako kasi si Philmar is also there to help Andy cope up with, habang hindi pa siya bumabiyahe. So, when I was getting all this information nung nandun ako sa house ni Tito Jay, ako mismo hindi ako nakapag-update. Kasi I was processing also on how to tell Andy everything. And it's a good thing my wife was there with me also. Siya din naman yung siya yung nagre-relay na ganito na nangyari, na may mga polis na, may mga forensic team na, mga pumasok. So, yun lang na tapos until unti-unti na we were gathering everyone's emotions hanggat sa nakausap ko na si Andy. So, yeah, and then the next morning I picked her up, we went straight here. Ito nga ang araw na labis nila talagang ikinalulungkot dahil totally ang presensya ni Nanay Andy ay wala na sa kanila dahil iahatid na nga nila ito sa huling hantungan. At ngayon mararamdaman nila pag-uwi sa kanilang bahay ang kalungkutan at ang katotohanan na nangyari na nga lahat. Wala na nga magagawa sa ngayon kundi palakasin na lang ang loob ng bawat isa at mag-move on. Ang iisipin na lang niyang mabawat isa ay ang masasayang nangyari, masasayang mga pinagdaanan ni Nanay Jacqueline noong siya ay nabubuhay pa. Isa nga sa laging kasama ni Nanay Jacqueline itong si Ivana Alawi sa kanilang palabas na Batang Quiapo. Kaya naman isa rin siya dito sa nagpupuyat sa lamay ni Nanay Jacqueline hanggang sa maihati dito sa huling hantungan. Hindi niya malilimutan ang role ni Nanay Jacqueline bilang si Chief Espinas.